mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Blood donation drive ng Love Radio Kalibo at Kalibog Cable TV naging matagumpay. May detalye si Era Joy Briones. Dinaluhan ng mga tinugurian na mabayani ang blood donation drive ng Love Radio Kalibo at Kalibo Cable Television Network Incorporated na Kabisyo Dugo Mo Buhay Ko Year 10 na ginanap sa Philippine Red Cross sa Clan Chapter Grounds nitong 23 ng Setyembre. Ito ay sa pakikipag-partnership sa Rotary Club of Metro Kalibo. Matagumpay na nakapag-donate ng dugo ang 92 na blood donors. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Mary Jo Galion, PRC Aklan Chapter Administrator, ang Love Radio Kalibo, Kalibo Cable Television Network Incorporated, at lahat na nagtulungan, lalo na ang mga blood donors na nagsilbing bayani. Love Radio, no, thank you very much, no, sa pag-facilitate tayo ng bloodletting. Tayo ay pang 10 years, yun. Nga gintandak at Love Radio Kalibo, no, sa ibahan doon mga sponsors na nakara. Nga niya, in behalf of the Philippine Red Cross, Board of Directors, atin nga mga staff, no, ato nga management, lalong-lalo na sa atin nga mga volunteers, nagapasagamat din do Philippine Red Cross Aklan Chapter sa inyong response o sa inyong ato iya ay sa pagdonar itdogo. Samantala, iginawad ni Galion ang cheque sa mga binipisyaryo ng annual membership program kung saan nakapaloob dito ang accident assistance benefit. May akong cheque na ginabuitan at daya iga-award naton sa aton nga beneficiary. The total amount e cheque nga pagabatunon sa aton nga beneficiary ay 3,943 pesos bilang reimbursement sa anang nga gastos sa pagkadisgrasya na sa atong beneficiary si Sir Michael Escaluna at Libacaw. So, masunod natin nga beneficiary ay the same man, no? Sa Libacaw man dagihapon imawalin si Sir Hisosimo Bora Jr. Makabaton imawin cheque nga reimbursement sa anang pagpabuwang amounting to 9,650 pesos. Ito ang benepisyo na ibinigay ng Red Cross sa mga member ng naturang programa. Sa mga gustong magparehestro sa annual membership program, bukas ang Philippine Red Cross Aklan Chapter, maaari lamang bumisita sa kanilang opisina mula Lunes hanggang Biyernes. Sa mga nailaga pa-registered, no, sa atong Red Cross membership program, open kami iya from Monday to Friday. Pwede ka mo iya ka-visit sa Red Cross. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Estancia Fire Substation, formal ng pinasiniyaan. Formal ng pinasiniyaan ang Estancia Fire Substation sa Barangay Estancia Kalibo Aklan nitong September 27, 2022. Pinangunahan ng BFV Kalibo at ni Punong Barangay Daisy Andrade ang pagpapasinaya at activation kasama ang Barangay Council ng Estancia at ipinikilala rin ang mga personnel ng naturang sub-fire station. Dumalo sa programa sina Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro, Vice Mayor Cynthia De La Cruz at ilang sangguniang bayan members. Nagkaroon ng signing of Memorandum of Agreement ang LGU Kalibo, Barangay Council ng Estancia at Bureau of Fire Protection. Naging panauhing pandangal naman si Regional Director, Chief Superintendent Jerry D. Candido ng Bureau of Fire Protection Region 6. Nagpaabot naman ito ng pagbati sa matagumpay na paglagay ng fire substation sa Barangay Estancia. Ito ang kauna-unahang barangay sa bayan ng Kalibo na nilagyan ng fire station maging sa buong probinsya ng Aklan. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Aklan Grains Processing Center sa bayan ng Kalibo, fully operational na. Alamin sa ulat ni Nika Bautista.
Masayang inanunsyo ng Office of the Provincial Agriculturist ng Aklan na ang Aklan Grains Processing Center sa Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center na matatagpuan sa barangay na Loo Kalibo ay fully operational na. Ang ilang mga rice farmers ay nagpadala na din ng kanika nilang inani na pananim para sa pagpapatuyo at paggiling. Makikita sa larawan ang sako-sakong mga palay na mula sa ani ng mga rice farmers ay binili na ng pamahalaang panlalawigan ng Aklan. Layunin nito na mas mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura at matiyak ang pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa lalawigan ng Aklan. Naglalayon din ito na magkaroon ng mas mahusay na accessibility sa merkado na magtatatag ng rate para sa kanilang ani. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Unang gobyerno sa baryo ngayong taon, naging matagumpay. May detalye si Jelen Rosales. Naging matagumpay ang isinagawang unang gobyerno sa baryo ngayong taon sa pamumuno ni Governor Jose Enrique Miraflores nitong September 24, 2022 sa Barangay Polo sa Bayan ng Banga. Dinaluhan ito ng sarit-saring mga ahensya sa probinsya ng Aklan. Kabilang dito ang Provincial Agriculturist ng Aklan na namahagi ng mga puno ng prutas, buto ng gulay at nagparaffle ng ilang kagamitan sa pagsasaka para sa mga banganhon. Ang taon na ito ay minarkahan ng pagpapatuloy ng GSB pagkatapos limitahan ng kilos ng mga mamamayan na may layong mas mahusay na paglingkuran ang komunidad na sumusunod sa mga protokol. Nagpasalamat naman ang gobyerno probinsyal sa mga tumulong na maging matagumpay ang unang gobyerno sa baryo ngayong taon. Samantala, marami pa ang plano ng gobyerno sa susunod na magiging benepisyaryo ng Natura Programa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Mga aktibidad para sa nalalapit na kapistahan ng Bayan ng Balete, nagsimula na. Nagsimula na ang aktibidad sa Bayan ng Balete para sa 2022 Enchanteng Balete Festival at sa nalalapit na kapistahan ng San Rafael de Arcangel. Sinimulan ito sa opening salvo nitong September 23 kung saan nagsagawa ng fun run at som balete. Nagumpisa ang fun run sa Sitio Bangbang sa Barangay Caliso kung saan tinatayang nasa 1.5 kilometers ang layo papuntang bayan. Nilahukan ito ng nasa 2,000 mga partisipante na kinabibilangan ng multi-sectoral ng mga youth, barangay, DepEd, transportation group, 4Peace, market vendors, LGU employees at municipal officials. Lumahok rin ang mga ito sa sinagawang Zumbalete na ginanap sa Enchanting Park ng Naturang Bayan. Pinangunahan ni Balete Vice Mayor Patrick Lachica ang pagdeklara ng pagbubukas ng ika-12 Enchanting Balete Festival 2022. Samantala nitong September 24, 2022, ipinakita ng mga kandidata ng Miss Enchanting Balete 2022 ang kanilang mga advokasya sa isinagawang advocacy presentation na ginanap sa Mayor Teodoro F. Caliso Sr. Memorial Civic Center na libreng ipinalabas sa Kalibo Cable. Unique, no? Uniqueness it dayang aton nga program, why Enchanting, Miss Enchanting Balete. It depicts na aton nga culture, aton nga tourism, aton nga heritage, at the same time do aton nga mga best practices iya sa aton nga Banwait Balete. So ro advocacy nagahambay imaw, nagapangayo imaw suporta agraya rahay ro aton nga mga kandidata hay sanda mismo ro naga encourage at sanda mismo ro nagahambay nga sanda hay kabuligan naton tanan. Naging judge sa naturang aktibidad, sina Hazel Arreyes ng Aklan Tourism, Miss Maria Cherilyn Tabernilla ng DepEd Aklan, at Mr. J.R. Arante ng Energy FM Kalibo. Pagkatapos ng programa, ay nakiisa ang mga bulletin-on sa banda ng Trofa Vibes na hatid ng Poblasyon Barangay Council. Nagpapasalamat naman ang naturang banda sa mga bulletin-on na nakisaya sa kanila. Maraming salamat po sa suporta sa Trofa Vibes. And of course sa mga taga hindi balete, no, sa mga taga ibang lugar dito sa Aklan na dumayo pa, no, galing sa ibang lugar para makapanood lang ng Tropa Vibes ng reggae music. Maraming salamat po, very appreciated po, talagang na-appreciate po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong suporta. Matatandaan na ang Bayan ng Balete ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan tuwing ika-23 at ika-24 ng Oktobre. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News.
Pagdiriwang ng Tourism Month 2022 ng Malay Municipal Tourism Office, naging matagumpay. May detalye si Arajoy Briones. Matagumpay na ipinagdiriwang ang Tourism Month 2022 na may temang Rethinking Tourism Empowering Malaynon Youth ng Malay Municipal Tourism Office na pinangunahan ni Felix De Los Santos kasamang local government unit ng Malay na pinamumunuan ni Municipal Mayor Frolibar Bautista. Nagkaroon ng dalawang araw na event na ginanap sa Paradise Garden Convention Center. Sa unang araw, 22 ng Setyembre, inilunsad ang programang Bugag et Malay kung saan ibinida ang mga local dishes, mayroong food presentation, photo and art exhibits at food tasting. Bukod dito, nagkaroon din ng Quiz Bee at tour guiding competitions. Kalahok ang lahat ng mga senior high school students sa Bayan ng Malay at college students galing sa Malay College. Samantala, sa 2nd araw naman, September 23, isinagawa ang Coastal and Underwater Cleanup Drive sa Isla ng Boracay. Nagtulungan ang mga miyembro ng Malay Tourism Frontliners, youth organizations at hotel and resort employees. Pagkatapos nito ay ginanap ang Tourism Night. Dito binigyan ng award ang mga nanalo at nakatanggap ng Certificate of Participation ang lahat ng mga participating schools, tourism frontliners, local organizations at departments. Sa Quiz Bee Competition Inter-School Category, second runner-up ang Manok-Manok National High School, first runner-up ang Boracay Island Global Academy at tinuguri ang champion ang Compare Integrated Learning School. Sa tour guiding competition naman, Malay College, second runner-up si Prudence Honteveros, first runner-up si Natanya Antresha Baraka, at champion naman si June Isabel Tapiro. Habang sa fire dance competition, nanalo bilang second runner-up ang Boracay Have Ignition Fire Dancer, first runner-up ang Fire Performing Artist, at champion ang grupong Hexa Efficion. Erochi Briones, Calibo Cable News. Ito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Calibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Calibo Cable Television Network. See the difference. First Aklan PMFC, nagsagawa ng Project Agubay Art Contest. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Nagsagawa ang First Aklan Provincial Mobile Force Company ng Project Agubay Art Contest na may temang Terorismo, Droga at Sugal Iwasan, First APMFC Kabataan Huwaran sa Pampalakasan. Isa sa mga layunin ng nasabing kompetisyon ay magbigay ng alternatibong aktibidad sa mga kabataan upang maiwasan ang posibilidad ng mental health problems tulad ng depression. Ang tatanghaling kampyon ay mananalo ng 3,000 pesos habang ang first runner-up naman ay mag-uwi ng 2,000 pesos, 1,000 naman ang mapapanalunan ng tatanghaling second runner-up. Samantala, ang consolation prize ay nagkakahalaga ng 300 pesos at bibigyan din ng certificates at school supplies ang lahat ng sumali sa naturang paligsahan. Bukod pa dito, ang obra na may pinakamaraming heart react sa Facebook ay bibigyan ng special award na certificate at cash prize na 1,000 pesos. Ang paligsahan ay nilahukan ng 12 mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa distrito ng Calibo. Nika Bautista, Calibo Cable News. Malay PNP pumasok sa Memorandum of Understanding sa Project Kamalayan, Transforming School as Zone of Peace. May detalye si Arajoy Briones. Pumasok ang Malay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Don Dexy De Jor sa Memorandum of Understanding sa Project Kamalayan Transforming School as Zone of Peace kasama ang local government unit ng Malay sa pangunguna ni Municipal Mayor Frolibar Bautista na Baoy Elementary School na pinamumunuan ni School Head Brian Ray Solano at ang Malay Advisory Council.
Ang Project Kamalayan Transforming School, a Zone of Peace, ay isisentro sa pagtugon sa mga problema sa kapayapaan at kaayusan na natukoy na humahadlang sa paghahatid ng edukasyon. Ang tatlong pangunahing layunin ng proyektong ito ay magtatag ng Project Kamalayan Peace Education Awareness to School, Transform School as Zone of Peace, at magbigay ng training at interventions na kailangan ng paaralan upang maging Zone of Peace. Eric Briones, Kalibo Cable News. Lokal na pamahalaan ng Kalibo, nagdiwang na ika-26 Sport Fest. Alamin sa ulat ni Jelen Rosales. Nagdiwang na ika-26 Sport Fest ang lokal na pamahalaan ng Kalibo nitong September 26, 2022. Na ginanap sa Magsaysay Park, Kalibo. Ang naturang event ay may temang Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future Ready Servant Hero. Sa pagsisimula ng aktibidad, nagkaroon muna ng Thanksgiving Mass sa Kalibo Cathedral na sinundan naman ng parada. Naging matagumpay ang isinagawang programa para sa mga kawani ng gobyerno, batid ang saya at pag-enjoy ng mga ito hanggang sa pagtatapos ng aktibidad. Samantala, nakiisa naman ang Kalibo Fire Station sa naturang programa na nagpakita naman ang lahat ng dumalo ng kanilang talento sa pagsasayaw sa isinagawang Zumba activity. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Department of Agrarian Reform, nagsagawa ng learning session. May detalye si Rajoy Briones. Nagsagawa ng learning session ang Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng benchmarking sa kanilang Farm Business School participants. Ang mga farmer galing sa Barangay Badchangan, Banga ay bumisita sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center sa Barangay Naluok, Kalibo kung saan sila ay nabigyan ng oportunidad na mag-tour, mag-observe at mangolekta ng mga impormasyon tungkol sa cultural management and good practices na maaari nilang ma-adapt sa kanilang respective farms. Layunin ng aktibidad na ito na i-showcase ang iba't ibang farming and fishing technologies sa mga farmer at fisher folks kung saan maaari nila itong magamit at maging magaling na entrepreneurs. Eric Briones, Kalibo Cable News. Sa amin o halina kayo, simula na natin. Halina kayo, isama ang mga kaibigan o halina kayo, pati na mga magulang. Sin ang kapaligiran, mga estero at kanal, at huwag pabayaan. Tubig sa puso at ram, huwag kayang magtagal nang hindi pagbahayan. Ang mga 80s mosquitoes that infections. Let's search the soil for prevention. It's time to work to some action. Makaisa, makiisa, makibahagi at palaging mapagmatsya. Nang sakit na dinggi lumagana. To protect yourself, put safe mosquito repellents to wear. Protective clothing wherever you go. This heart of us prevention, though we should know. At ang kinibaloon, itusipan ng dumon. Ang dingge alpabit na to. Diwan natin ng saran, for is atong nga tandaan. Dingge nga masakit aton likawan. And fight the 80s mosquito. Infections. Let's search the soil for prevention. It's time to work to some action. Makaisa, makiisa, makibahagi at palaging mapagmatsya. Ang sakit na dinggi di lumagana. Tulong na, linis na, tara na, tayo na.
at palaging mapagmatsya. Makibahagi at palaging mapagmatsya. Ng sakit na dengue di lumagana. Mayong adlaw sa aton mga tagpalamati, amunay aton latest weather updates ining adlaw September 27, 2022. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. As of 3 a.m. kay nasang aga, Typhoon Noro, formerly known as Carding, ara sa kalayon nga 735 kilometers west sang Dagupan City, Pangasinan. May maximum sustained wind nga 150 kilometers per hour. Kagastines nga galabot 185 km per hour. Sa subong nagalakat na siya westward nga may kadasigon 40 km per hour. Ang ini nga bagyo wala ini direct effect diri sa Western Visayas apang maka-experience siya kita sang magalom nga kalangitan nga may posibilidad sa mga scattered nga pag-ulan, pangilat kag panaguob, tuga sang southwest monsoon. Kadasigon sang hangin nga nagaapekto sa Western Visayas may kasarangan tubtub mabaskog halin na bagat na nakatundan nga muna nagadala sang kasarangan tubtub mabalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 to 30 degrees Celsius. Aton adlaw magtunod 5:43 karon sa hapon kag magbutlak na siya 5:39 buwas sa aga. Kag amo ni ang aton latest weather update para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station Pag-asa Visayas DOST, ako si John Hermo Baron, madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Rantina Kusbag. Ito ang Kalibok Cable News. Magandang araw!